Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa pagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Upang muli ay purihin siya at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bago po ako magsimula, nais ko pong anyayahan kayo sa isang panalangin. Mahal naming Panginoon, sa mga oras na ito, wala kami itinataas kundi ang iyong dakilang pangalan. Ikaw lamang, Lord, ang dapat namin sambahin at bigyan ng pinakamataas na papuri at pagpapasalamat. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. At nawa, Panginoon, gamitin mo ang lingkod upang mga salita mo ay mahayag at ikaw lamang, Lord God, ang aming mapurihan. Maghari ka sa bawat isa at nawa ang mga mensahe na aming maririnig ay tumimo sa aming mga puso't isipan upang makita, Lord, ang iyong kaningningan, ang kaluwalhatian at ang iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ang mensahe po na pagbabatayan ng aking pong mensahe sa umagang ito ay magmumula sa aklat ng Exodo, chapter 34, verses 29 to 32. At ganito po ang sinasabi. Bumaba sa bundok si Moses. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moses na dala ang dalawang tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moses. Lumapit naman si Aaron at ang mga leader sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moses na ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh nang sila'y mag-usap sa bundok ng Yahweh, ng Sinai. So ito po ang salita ng Diyos. So ang verse po ng Exodus chapter 34 to verses 29 to 32 ay account po ng tanggapin ni Moses yung Ten Commandments, no? At kung babalikan po natin ito, makikita po natin ito sa chapter, sa 12 chapters po ng Exodus, sa chapter 19 to 31. So, balikan lamang natin po yung context nito mula sa chapter 19. Sa Exodus po, chapter 19, ito po yung nakarating na ang mga Israelita sa Mount Sinai at doon na po ibinigay yung covenant ng ating Panginoon kay Moses
At doon na rin po pinakita ng Panginoon yung kanyang pangako, no, sa mga Israelita na sila po ang chosen people and kailangan po ang mga tao ay sumunod at ang pangako ni Yahweh ay matutupad. So, punta na tayo po sa Exodus 20. Nakikita po natin na dito po tinanggap ng ni Moses, no, ang law ni Yahweh. Kaya lang po, ano pong nakita ni Moses pagbaba niya, no, galing sa Mount Sinai? Ito po yung time na nagtayo ang mga tao ng golden calf. No? Ang mga tao po talaga ay mainipin, no, kasi nag-iintay po sila si kay Moses nung time na yon. At habang nag-iintay po sila nung instructions si Moses, ang ginawa po nila through Aaron ay nagtayo po sila ng golden calf. So punta naman po tayo sa Exodus chapter 30 to 33. Ito po yung time na sinabi ni Yahweh kay Moses na kailangan po nilang i-destroy yung golden calf, no, para makarating sila sa promised land. Kaya lang po, no, talagang ang mga tao ay matitigas ang ulo at hindi pa rin sila sumunod. Sa Exodus 33 verse 18 to 20, ito po yung time na tinanong ni Moses ang Panginoon kung pwede niyang makita ang kaniningan niya. But Yahweh replied na hindi pwedeng makita ang kanyang muka dahil ang lahat na makakita ng kanyang muka ay hindi mabubuhay at sila'y mamamatay. Kaya ano pong ginawa ni Yahweh? Ginawa po ni Yahweh is tinakpan niya po si Moses, no, by his hand sa kanyang kamay, at habang dumadaan po ang Panginoon, tinakpan niya po si Moses para ang makikita lang po ni Moses ay ang kanyang likod. So sa Exodus 34 verse 1 to 28, makikita po natin dito yung pangako pa rin ng Panginoon na i-renew yung covenant with Israel. At ito po yung time na nag-spend si Moses for 40 days and 40 nights in God's presence. So pupunta na po tayo sa main meat po ng aking mensahe sa hapong ito na matatagpuan sa Exodus 34 verse 29 to 32. So ang title po nito is The Skin of Moses, Face Shown. No? So doon po sa unang talata sa verse 29, nung pagbaba po ni Moses, no, mula sa Mount Sinai after 40 days and 40 nights, hindi po alam ni Moses na yung kanyang mukha ay nagra-radiate, no? So ito po yung time na dala-dala niya po yung dalawang tablet, no, sa kanyang kamay, no? Let us remember that this is already the second tablet, no? Dahil yung unang tablet po ay, as I said, no, dinestroy po ng Panginoon because it was during that time that the people disobeyed God, no, by putting in or yung gumawa po sila nung golden calf. So as I said, no, ito na po yung second tablet, and according to scriptures, the second tablet is the one that was placed in the Ark of the Covenant. Ano? So ganito po yung scenario, dala-dala ni Moses yung tablet from Mount Sinai, radiating God's presence. No? So ano po ba ang purpose nito? So unang-una is for the people of Israel to know that he has been in the presence of God. So malaki pong pagkakataon yun, no, na mga tao ay na-realize nila talaga kung saan po nang galing si Moses, no, na siya po ay galing sa presensya ng Panginoon. Pangalawa, si Moses po ay talagang tinalaga ng Panginoon bilang mensahero, no. Siya po talaga yung appointed, no, by the Lord to be his messenger. So kung makikita po natin talaga yung role ni Moses, no, even at the time na he started his leadership, is to save the people. Talagang gustong-gusto po ni Moses talaga na makilala ng mga tao ang Panginoon. Ang mga tao lang po talaga ang hindi sumunod. At ang pangatlo, ito po ay antecedent, no, for Jesus' transfiguration. Alam na po natin yung mangyayari, no, eventually, no, pagdating ng Panginoon. Na siya po talaga ang tunay, no, na mensahero, at siya po talaga yung magsasalba at magsisave po sa atin po mga kasalanan. So during that time, si Aaron po at ang mga Israelites ay natakot, no, kasi alam po nila
At sinabi na po nila ni Moses pa yon dun sa panimula na hindi natin pwede makita ang Panginoon dahil ang lahat po na makakita sa Panginoon ay mamamatay. So may warning na po talaga si Moses sa mga tao, no? So kaya siguro nung nakita po ng mga tao si Moses na nagraradiate ng glory of God, mismong sila po ay natakot at ayaw nila pong lumapit kay Moses dahil alam nila po na sila'y mamamatay. So they know that God's glory conveys great power. So nakita na po nila talaga at that point na alam nila ang Panginoon talaga ay may kapangyarihan na pwedeng mamatay ang mga tao makakita sa Kanya. They will die if they get close to God. So they understand at that point that Moses' shining face reflects God's glory. So si Aaron po, kung atin pong matatandaan, is considered as Moses' brother, no? Kasi po siya ang inappoint ni Moses to be in second in command. Kaya lang siguro po at that time din, no, natatakot si Aaron dahil alam ni Aaron na nagalit sa kanyang Panginoon kasi it was his command, no, that the Israelites at that time built, no, the golden calf. Pero po nung sinabi ni Moses, no, na hindi siya karapat-dapat, na hindi siya marunong magsalita, na wala siyang capacity to lead, si Aaron po talaga ang second in command ng Panginoon at siya po ang tinalaga ng Panginoon na susunod kay Moses, no, na maghahari sa mga Israelites. So sa verse 31 po, sinasabi na after the people saw the glory and the radiance in Moses' face, Moses spoke to them. So hindi na po natin alam kung anong sinabi ni Moses at that time, but ang pinaka-importante po dito is the giving of the tablets, no, or yung commandment, no. Sabi ko nga ito po yung pangalawang tablet dahil yung una po ay nasira. So verse 32, afterwards the people of Israel came near. So eventually din po nawala yung takot nila, no, kasi sa una po, as I said, no, natakot po silang lumapit o hawakan si Moses dahil natatakot silang mamatay. But eventually, no, the Israelites also gathered, no, around Moses. Even his face is radiating. And at that time, no, when people realize, there's no doubt, no, alam po nila in their hearts that Yahweh appointed Moses to be the spokesperson. So talagang at that point po talaga, nung nakita nila yung nag-shine or nag-glory, yung glory ng Panginoon kay Moses, naniwala po talaga yung mga Israelites. Naniwala po na talaga sila na ang Panginoon ang na kay Moses. And for the last verse, no, Moses gave them all the commandments that the Lord gave on Mount Sinai. Napakahalaga po na si Moses talaga ang nakita ng mga taong leader, no? Nakita nila ng mga tao na magpapahayag at mensahero ng Panginoon ng kanyang mga salita. So, pwede po nating makita, no, kung ano po ang character ni Moses. And up to this time, no, wala po tayong makikitang isang leader na kasing humble ni Moses. And sinasabi rin po sa mga commentaries, no, that there was anyone that up to this time, wala pong nakitang mas humble kay Moses in the face of the earth. At makikita po natin ito sa aklat ng mga numero. So si Moses po stand in the gap between God and the Israelites. And yung purpose talaga po niya is makita ng mga tao, no, ang mensahe, no, yung purpose ng Panginoon sa kanilang buhay, which is to save them, no, na manumbalik sila sa Panginoon at talikuran nila ang kanilang mga kasalanan. So paano po natin ito ma-apply sa atin pong mga pang-araw-araw na buhay? So ang connection po nito is Jesus Christ brought the final new covenant which is permanent and eternal, no. So kung yung sa Old Testament po binigay yung Ten Commandments through Moses that most of the time we fail to follow, but po sa New Testament nung dumating na po ang Panginoon, knowing Jesus Christ and participation in the unfading glory of God, yun po talaga ang pinaka-importante. Because through Jesus Christ, it's only through His name that we will find eternal life. So gusto ko po kayong anyayahan sa
panghuling panalangin mo kung paano natin po tatanggapin ang Panginoon sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At katulad nga po ng sinabi ko, no, Jesus Christ is the way. Sinabi po yan sa John 14:6. Sinabi niya po, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So gusto ko po kayong anyayahan sa isang panalangin upang ating tanggapin ang ating Panginoon at siya na po ang ating magiging Panginoon at tanging tagapagligtas ng ating buhay. So tayo manalangin. At gusto ko pong sundin niyo po ito kung ito po ang nahayag ng inyong puso. Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross to save me from my sins. I open the door of my life and receive you as my personal Savior and Lord. Forgive me from all my sins and make me the kind of person you want me to be. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat po at God bless us. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Shalom, shalom, peace be with you. Guten Morgen, Buenos Dias. Kumusta na po kayo, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon? Salamat, Doktora Melissa Wecos, sa magandang mensahe na aming narinig na ito ay magbibigay sa amin ng katatagan at inspirasyon na manatiling manalig magtiwala sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya ngayong lumalang ng langit at lupa at magawa niya ang lahat ng mga bagay, lalo na sa mga pangailangan ng kanyang minamahal na mga anak. Tayo ay naging anak ng Diyos dahil sa ating pakipag-isa sa kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang lahat na nanangan sa Kanya ay hindi mabibigo sa kanilang mga minimithi sapagkat ang nangako ay totoo at maasahan at mapagkatiwalaan ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, talagang mayroong pagkapala na ating maranasan mula sa isang dakilang Diyos, ating Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat. At walang mga anak ng Diyos na magdarahok bagkos siya ang pinanggagalingan ng mga pagkapala para sa iba. Kaya sa oras na ito, samahan niyo po ako, mga minamahal na mga kapatid, na manalangin at humingi ng anumang bagay na ating kakailanganin at hindi ka mabibigo sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mahal ng Diyos, at walang sino man na pwedeng humadlang sa mga pagkapalang iyong maranasan mula sa langit sapagkat ang Diyos natin ay isang Diyos na dakila, totoo ang kaniyang mga sinasabi. At ikaw ay talagang pagkapalain at iingatan at ilalayo ka sa anumang hindi kanais-nais. Maniwala po kayo na sa oras na ito, lalo na pagka mataimtim ang inyong panalangin, talagang kayo ay didinggin pagkapalain ng Diyos. At bakit? Sapagkat ikaw ay mahal ng Diyos. Tandaan mo, mga kapatid, ikaw ay napaka-importante para sa ating Panginoon. Napakahalaga mo. Kaya hawak ng Diyos ang buhay mo, lalo po sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang nasa langit, ang Diyos na siyang lumalang ng langit at lupa, lahat ng bagay na aming nakikita, kahit ang mga bagay na sa kalawakan, ito ay gawa ng iyong makapangyariang salita at ng iyong kamay.
O Diyos, Ikaw ay naghimala sa amin, hindi lamang noong unang panahon, kundi sa aming kalagayan ngayon. Tunay na ipinakita mo ang iyong kahabagan, ang iyong pagmamahal sa amin. At tunay na Ikaw ay mapagkatiwalaan sa iyong mga pangako, na didinggin mo ang aming mga panalangin. Narito po ang iyong mga anak na nakikinig sa oras na ito. Naway ang iyong pagkapala ay dumaloy sa kanila at maranasan nila ang mga kamangha-manghang iyong gawa. Dinadalangin po namin ang aming mga kapatid na mayroong mga karamdaman. Eddie Gardose, Revy Conanan, Lydia Malbog, Bibi Gose, Concheng Panlilio, Jade Ching, Darling Cruz, Deborah Dilovino, Maximo Lacson, Tatay Vic Wico, Domingo Monies, Janet Buatis, Jenny Maliwanag, at iba pa naming mga kapatiran na may kahinaan ng kanilang pangatawan. Paggalingin niyo po sila, palakasin niyo po ang kanilang physical na pangatawan. Dinadalangin po namin ang lahat na mga membro ng simbahang ito na siyang nagmamahal sa amin. Ipagkaloob mo po ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga negosyo, hanap buhay, ang kanilang mga ikabubuhay. Pagpalain niyo po sila na umunlad sila sa pamagitan ng mga pagpalang iyong ibibigay sa kanila. Dinadalangin namin ang aming bansa. Naway makaahon kami mula sa kahirapan at lalo na po sa salot na aming naranasan dahil sa pandemic na ito, COVID-19. Naway mawala na po ito sa aming bansa at magkaroon na ng normal na kalagayan upang ang aming mga kababayan ay makapagtrabaho at maging maunlad ang mga negosyo sa aming mga kababayan at magkaroon ng economic recovery at prosperity sa aming bansa, bansang Pilipinas. Dinadalangin namin na bigyan mo kami ng isang matino, matalino, mahusay na maging presidente ng aming bansa sa panahon ng eleksyon 2022. Pagpalain niyo po ang aming bansang ito, O Diyos, na iyong itinalaga para sa amin. Dinggin mo po ang aming mga panalangin at huwag niyo pong kalimutan ang aming mga obispo, ang aming mga district superintendents, ang mga kasamahan naming mga pastors and deaconesses at ang kanilang mga pamilya. Pagpalain niyo po at ingatan. Ilayo niyo po sa anumang kasamaan. O Diyos na aming Ama, mahabag po kayo sa amin. Dinggin mo po ang aming mga panalangin. Kung kami man ay nagkasala sa iyo, patawarin niyo po kami upang kami ay makapagpatawad sa mga nagkasala sa amin. Dinggin mo ang aming mga panalangin upang mayroon kaming masasabi sa mga tao na ang aming Diyos ay buhay, tunay na totoo at tunay na Ikaw ay kumikilos sa aming buhay. O Diyos na aming Ama, salamat sa iyong pakikinig. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen.